Okay, so what's up guys? For this video, pag-usapan natin tong bagong character na ginawa ko sa bagong server. So, 2 days progress to. 2 days progress with 200k CP, pure F2P. Okay, free to play to, guys. Okay, wala tayong ginastos kahit piso. So, maglalapag ako dito ng mga random tips para sa mga balak pumasok sa new server. Para ma-achieve nyo rin to or mas better pa yung outcome sa inyo. Kasi possible mas maging better yung outcome sa inyo kung sakaling maswerte kayo. Okay? So, paano ko nasabi? Halimbawa, early makakuha kayo ng accessory. Okay? Makikita nyo dito, 600, 6 CP lang yung dagdag nung level 1 accessory natin. Then, ito namang ring natin is common ring lang na 255. What more kung meron kang 4-star? Okay? 4-star na earrings tsaka na ring na makakapag-provide sa'yo ng another boost ng CP mo. So, siguro kung susundin mo tong step-by-step tutorial natin, mas better pa yung outcome. Possible mong ma-reach siguro mga 250, 200 above, okay? So, bago natin simulan to, gusto ko muna i-shoutout yung napaganda kong anak, siyempre sa Luis Pinoza, at yung napaganda kong asawa na si Sunshine Pinoza. So, proceed na tayo guys. To be fair lang, pakita ko lang sa inyo, yung event natin dito is pang 2 days pa lang, okay? Pero, pang 3 days na natin ngayon pag nag-reset, okay? Pang 3 days na natin. Pero yung progress kasi pang 2 days pa lang kasi nga, hindi pa nagre-reset. So, consider as 2 days pa lang. So, yan. Makikita nyo naman 2 days pa lang yan. At, hindi ko nakuha yung lahat ng code, okay? Meron akong video regarding doon sa mga code kasi nga, hindi pala pwede. Dito ko rin nalaman na hindi pala pwede yung dating email mo kahit nasa ibang server, is yun din yung gagamitin mo kasi hindi mo na makukuha yung code, okay? So, na-reach natin yung 200k CP within 2 days nang walang ginagamit na gift code or coupon code. So, kapag meron kang ginamit, much better pa yung magiging outcome nyo. So, proceed na tayo sa tip number 1. Sa tip number 1 kasi guys, ang ginawa ko is early soul stone, early vistas, and early chest. So, paano yun? Pag pumunta kayo dito sa records, meron ditong record. Meron kang makikita dito, soul stone specialties, vistas, and chest. Yung soul stone ko is na-unlock ko na hanggang Eastern Heartlands. Then, nagsisimula na ako sa Golden Grove. Pero, hindi ko pa siya na-unlock lahat. So, na-unlock ko hanggang Eastern Heartlands. Ang dagdag ng CP nun is 1,858. So, I suggest pag wala na kayong ginagawa tapos na kayong magpa-level, siguro mag-stop kayo sa level 38, pwede na kayong mag-soul stone that time. Okay? Sa first day nyo pa lang. Then, sa vistas naman, gumawa na ako ng vistas Southern Heartlands hanggang Golden Grove, meron dyan vistas and chest. Sa vistas, makakuha ng 1,981 CP, while sa chest naman is 2,413. Ma-unlock mo lahat ng chest, okay? Then, meron din mga bigay na rewards yan. Hanggang Golden Grove, kapag level 39 below ka, okay, ma-unlock mo na. Mga level 35 to 39, siguro Golden Grove. So, yan. Tapos, ano pa bang tip na pwede kong ibigay sa inyo? When it comes sa items naman, makikita nyo dito, nag-balance upgrade ako. Level, enhance 5 and enhance 4. So, bakit ganyan? In-split ko yung upgrade para ma-maximize ko yung CP and damage output na mabibigay sa akin. Bakit ako nag-upgrade kahit sa mga 3-star lang? Kasi, gagamitin ko yan eh. Okay? Para mas maging mabilis yung progress sa pagpa-farm ko, kailangan kong makakuha ng additional CP, another additional damage output, etc. Ito nga, in-star 4 ko na kagad, tulad ng mga sinabi ko sa previous video ko, worth it is star 4, star 5 yung mga 3-star weapon natin. Own opinion ko yon. So, kung hindi ganun yung trip mo, wala naman akong magagawa. So, okay lang yan. Kasi magagamit natin yan sa mga deck natin. So, next. Nag-crap din ako. Early crap ang ginawa ko. Hindi lang ako swerte kaya hindi ako nakakuha ng 4-star. Pero nakapag-crap na ako. Kung mapapansin nyo dito, Awaken 6, okay? Awaken 6 yung mga weapon na star 1, then Awaken 2, Awaken 6, iba-iba. Awaken 5. Kahit sa armor, ganun din. Meron akong Awaken 7 agad. Day 2 pa lang. Awaken 5, Awaken 4. So, bakit ganyan? Kasi nga, nag-awaken ako na nag-awaken kasi merong dagdag stats yan. Si attack, defense, HP, etc. So, kung ikaw nangihinayang ka sa gold, ako hindi. Kasi nga, kailangan ko yun eh. Kailangan ko yung additional CP, additional
Depends, additional HP, additional attack para makapag-farm ako ng mas mabilis. Para mas maging mabilis yung progress ng character. So kung ikaw nanghihinaya ka sa mga materials, iba kasi yung trip ko. Yung trip ko kasi, invest ko muna sa kung anong meron akong equipment ngayon na pwede kong magamit pansamantagal. Then, makapag-farm ako ng upgrading materials again, di ba? Kasi nga, pag napataas mo yung CP ng main character mo, pag gumawa ka ng alternative character, madali lang makapag-farm yun ng mga materials needed mo para dun sa main mo again, di ba? So, para sa akin, worth it siyang gawin pag ganun. Then, another thing sa achievements, kapag nag-a-awaken ka ng nag-a-awaken, upgrade ka ng upgrade, madali mong ma-unlock yung sa achievements. So, saan ba yun? Sa record? Okay, then achievements, makikita mo level 8 na yung achievements ko. Yung iba siguro mga level 6 or level 7 pa lang sa inyo. Kasi meron tayo makukuha ditong CP na 15,596. Okay, sa 2 days kong paglalaro dito is naka level 8 na agad yung achievements ko. Wala naman akong sinasadya dito. Okay? Wala akong kinukuha. Kumbaga, kusa lang siyang na-unlock. Kasi nga kapag, ayan. Pero pwede mong sadyain, ha? Pwede mong kunin kung trip mo, okay? Pero in my case kasi hindi ko na tinitignan yan yung iba na lang. Marami akong ginagawa kaya na-unlock yung mga achievements dyan. Then ano pang susunod? Sa equipments naman tayo. Opo ma. Sa equipments naman tayo, yung mga star 2, hindi ko ini-equip hanggat maaari star 3. Kasi yung star 2 wala namang additional effect yan. Star 1 and Star 2 wala. Yung Star 3 meron kasi yan. Ayan, heal rate, shield, HP plus 3%. Then sa Awaken naman, meron siyang, pag na-awaken 3 mo siya, all elemental status effect resist rate plus 3% doon sa gloves. Then sa boots naman tayo, Awaken 3 na rin, all elemental status effect resist rate plus 3% din. Then movement speed plus 3%. So ganun kaganda yung mga Star 3. Star 3 above is worth it na yan. I-awaken in tsaka i-upgrade. Pero ang pinakatanong kasi dito, hindi ka totally makakakuha ng maraming duplicate ng star 4 mo. So, pero star 3, sobrang daling makakuha ng mga duplicate. Kaya naman, much better, early game pa lang is awaken and star up mo na yung mga, yung mga star 3 mo. Sa armor, again, ang recommended ko hanggang star 4, much better, okay na yun para sa akin. Kasi, tulad dun sa isa kong character, in 9 days ko, nakuha na ako ng 3 4-star na armor. Kaya, yun na yung i-upgrade ko, di ba? Pero, ang tanong dun, hindi ba worth it yung in-invest mo dun sa 3-star? Para sa akin kasi, sobrang worth it nun. Bakit? Napabilis eh. Napabilis yung pagpa-farm mo ng materials. Also, na-unlock mo yung mga collection. Kasi meron yan eh. So, punta tayo dito. Yung sa mga nanghihinayang mag- star up and awaken ng mga star 3. Pakita ko lang sa inyo sa record. Then, collection yata, I think. Sa equipment, nandito rin ba yung armor? Tignan ko lang ha, kung nandito yung armor. Alam, nandito rin yung armor. Okay, sa equipment. Pag star 4 kasi, meron niyang meron siyang plus 25 accuracy yata, yan, okay? Alam ko accuracy to eh, itong ano na to. I'm not sure lang accuracy yung icon na yan. So, worth it talagang start up yung mga ano nyo. Early kasi magagamit nyo para makapag-farm ng mas mabilis. Tapos, dagdag collection din. Dagdag achievements din. Diba? When it comes sa familiars naman, punta tayo ng familiars para masilip nyo din. Okay. So, familiars tayo. Sa familiars, wala pa namang ganong progress. Ina-upgrade ko lang yung mga ano. Nakuha ko na rin si ano, kaya tumaas din yung CP ko, si Toko. Nakuha ko na rin to. Kahapon ko pa nga nakuha ito eh. Pwede mo makuha kagad to si Toko, 4-star na 8th element. Heal yung ano niya, special effect niya dun sa familiar arena. While kapag naka-equip mo naman sa'yo is papababain niya yung special skill mo na cooldown. So, tignan natin para malinaw. Yan, instantly restores 7.5 of max HP plus 1,000, decrease special skill cooldown by 1.5 seconds. So, okay na okay yung effect niya. Tsaka sa Pamilya Arena, gamit na gamit siya para sa akin. All goods din to si Toko. So, pwede kayo mag-invest dito kung papalebelin nyo. Then, ang pinili ko dito is si Suryu.
Kasi AoE damage challenge to sa Pamilyar Arena. Maganda siya sa PvP, PvE, and Pamilyar Arena. All around siya. Kaya siya yung kinuha ko. Okay? Kasi pwede ka naman mamili eh dun sa ano mo. Sa mga ano pala, sa pre-roll nyo, pwede kayong mamili dun ha. Halimbawa, nandito. Punta tayo ng shop para minsanan na tutorial tayo sa mga newbies dyan. Kasi yung iba, meron dito nakalagay, pag sa Pamilyars, meron kang pre-roll na 10 dito sa kabila, okay? Nakalagay yon pre na 10. Magsasummon ka ng 10, meron siyang guarantee 1 4 star, okay? Tapos meron siyang 10 na 10 beses mong i-roll, kung satisfied ka na sa nakuha mo, goods na yon. Pwede mo makuha si Might, si Orobos, si Suryu, okay? Yun, yung mga yon. So, pili ka na lang kung sinong kukunin mo. Kung si Might ba, kung Fire Element yung trip mong palakasin, si Orobos kung sakaling Earth Element yung gusto mong palakasin, and si Suryu kung gusto mong Water Element naman yung ipopokus mo. So, yun. Then, nagsummon na rin ako. Wala ako nakuha ang 4 star. Sad to say, wala ako nakuha ang 4 star na weapon, equipment, and familiars. Pero all in all, satisfied naman ako sa progress ng character natin dito kahit medyo maalat. Pero okay naman yung kalagayan niya dito. Then punta tayo ng social, excuse. Tignan natin yung rank natin. Okay, ranking. Sa overall ranking, top 5 yung ano natin, anti-bot. Yung kingdom natin at the moment, 5M. Yan yung combined combat power namin lahat. Then sa all character is top 183 tayo mga tropa. Diba? Sobrang solid. Top 183 tayo. Then pag pumunta tayo sa engineer, top 54 naman tayo. Ang top 1 dito is nasa 200 CP pa lang din. Pero, syempre mga spender itong mga to. Okay? Spender itong top 1 tsaka top 2. So, tignan natin yan. Meron na rin siya mga alt. Ito yung gamit niya. Tignan mo naman, diba? Grabe, umuulan ng 4 stars sa kanya. So, yun yung top 1 dito sa server na to. So, tingnan natin yung ibang ranking. Top 75 dito sa costume. Most popular, top 94.55%. One lang yung nag-follow sa atin. So, sa mga server natin dyan, baka naman papalo naman mga tropa para makuha natin yung anong tawag doon? Title. Then, sa pro photographer, wala tayong like. Anak ng tropa. Okay, then dito naman sa item trades, wala pa tayo na trades. Then, minimum sales, wala pa rin tayo. Sa battle naman, boss defeated, 12 pa lang yung nadidipit natin. Kasi, bakit 12 pa lang? Hindi tayo ganun totally pa solid ka-active ah. Ito yung isipin nyo ah. Hindi pa ako ganun kabatak dito naglaro. Kasi nga, dalawa yung character na nilalaro ko. Yung isa, yung main natin, which is almost 400k CP na. Then, itong isang character natin na bala ko din laruin, kaya 12 pa lang yun na didipit natin na boss. Then, sa laba bali, wala pa, okay? Then, sa level naman, is rank 4.27% tayo. Meron ng level 51, napakabilis magpa-level nitong mga to. Siguro, unlimited energy drink yung ginagawa nitong mga to. So, sa resources naman tayo, okay? Nasaan na yung gold pala dito? Meron mga reward dito. Ah, okay. So, yun. Sana may natutunan kayo, guys, sa simpleng tutorial natin. At huwag kayong manghinayang sa Star 3 weapons nyo din. Unlock nyo na kagad yung mga Vistas chest and soulstone nyo. Again, maraming salamat sa inyong lahat at kita-kits dito sa new server na nilalaruan natin. At again, pa-follow and pa-like naman. So, again, maraming salamat. Subscribe. At tingko hanggang dito na lang. Ha ha ha.